and Andrea Belliantes fan club. To all, actually, what you did a lot of projects together, but what makes this project special and close to you as a love team? And how does it feel that your team up was chosen as one of the pilot projects of Aichi and ABS-CBN? This one, I'm interested. Let's ask first, Cody. So this is actually our first project together. Pero I think this one is really special to me because, of course, it's our first, and to be doing the first Filipino original series for Aichi is such a great opportunity for me. It's a blessing, and I'm happy that I got to work with Andy. Dahil alam ko, she's sobrang talented siya, and I can learn. I did learn a lot from her. I can learn a lot from her, and I felt like when we were working together, it was very smooth because Grabe tingin mo na. Ganun talaga pagkasama mo, inspirasyon mo sa trabaho. Ganun po talaga si Kobe pag ano, kasama si Ate Anne. Hindi si Lawan yung sulat na yon, tapos bigla tumunog yung If We Fall in Love. Bigla may background. May background music. Pero take us back to that moment, no? What was the process like nung tinawagan kayo ng Aichi and ABS-CBN that you'll be part of the first one, actually? Well, I was shocked. And of course, napakalaking honor nito. Napakalaking opportunity nito, knowing now we just started in this industry, yeah. Our first love team project. So, those factors really make this project super special. So, nagpapasalamat kami sa ABS-CBN, sa Dreamscape, and of course, sa partnership namin with Aichi. Thank you so much sa tiwala and for believing that we can do this project. Yep. And of course, to Seth Dria, right? After one teleserie, now you got not just one, but two series for Aichi Philippines and ABS-CBN Entertainment. Talk about this one first, saying goodbye. Ano ba yung naramdaman yun nung sinabi na, handpicked kayo to become part of this great online series? Siyempre, we're both very grateful and honored na kami po yung napili para gumawa ng first Filipino original series ng Aichi. Pero kasama na din yung saya, pero syempre may pressure. Sobra po kami na pressure, kaming dalawa. As in, kaya nung atat-natata ko makuha yung script, pwede ko na po ba mabasa yung script, tapos minemorize ko na agad lahat. And talagang madami akong ginawa to prepare for this series, as in nagbasa ako ng mga libro na hindi naman medical. Ang hirap na, Kuya Robby. Marami ako sa bahay. Ang mga binasa ko lang po, The Fault in Our Stars, tas A Walk to Remember, kasi parehas siya ng plot sa Saying Goodbye. So, nanood ako ng movies, nagbasa ako ng books, tapos pinipilit ko din si Ali, sabi ko, uy, madami ka linya, magbasa ka na ngayon. At tapos, as in, grabe yung pressure na may from Kamangamba. So, medyo British, British accent. Si Ricky, British accent. Wala. It's happy boy. So, huwag ka mangamba. Bago pa po namin malaman. Nagparte kami neto. Nag-asaran kami ni Ali sa van. Sabi ko, Ali, paano pag next role mo? Englishero ka, paano yan? Nagkatotoo nga. Sabi, kaya ko yan. Sige nga, di tayo magtatagalog. English lang tayo. Tapos nanahimik na siya buong biyahe. Oo. Tapos biglang nung binasa ko, hala Ali, may mga one-liner kang English dito. Yan yung kaya yung pressure sa kanya. Pressure. Talaga sabi ko kay Direk Dali. Sabi, you know, people are just wondering, Seth. What are the lines that you'll be saying in this series? Is it okay if you give like certain lines, certain sample? Live the moment, baby. meron pa. Pero sabi ko kay Direk, pwede po bang pag may linya ko saan ako komportable, talaga nagtanong ako kasi talagang napagpapalit ko yung P at F. May ano kasi ako ganun. P and F. okay lang yan. Kasi, pero maganda siya naman mo kanina, no? Nakaka-pressure. Kasi in this industry, lalong-lalo na sa ginagawa mo, kung mahal mo yung ginagawa mo, dapat pressure. Kabahan ka. Kasi pag hindi ka na kinakabahan, wala. Kabahan ka na. Mm-hmm.
So paano kailangan lagi ka dapat makakaramdam ng makakaramdam ka talaga kahit gaano ka pa kahit nasang estado ka pa dito sa trabaho natin. That's dapat true. Mararamdaman mo yun. That's true. Pero ngayon, may gustong iparamdam ang Seth Dria fan club. And the question actually is for Seth and Andrea, how far would you go for one another since you play fans of a celebrity in saying goodbye? Your fans influence you too? Oo, napakalaki ng influence nila sa akin, especially when I'm tired or when I'm sad. Kasi bilang, syempre, tao lang din naman tayo, nakakaramdam tayo ng minsan na para saan ko pa ba ito ginagawa. O kaya may days na nasa pinaka-lowest of the low ako, tapos pag-open ko ng phone, pag nasa Twitter ako, tapos may kita ko lahat ng tweets sa akin ng fan ko. Tapos, yun yung influence nila sa akin na ang dami nagmamahal sa akin. At minsan kapag alam yung pagod na pagod na ako, may kita ko lang sila na mahal ako. Tapos, naisip ko, grabe, may mga tao na kaya akong mahalin kahit hindi pa talaga nila ako kilala. Sila nagpapatuloy sa akin everyday. Kaya mahal na mahal ko sila at kung mahal nila ako, mas mahal ko sila. Doble pa ng pagmamahal na binibigay nila sa akin. That's good. I'm sure na-appreciate yan ng mga Seth Dria fans all over the world. Seth, do you want to add on to that one? Ayun, halos parehas din sinabi ni Ali. Pero ito, gusto ko lang idagdag kasi lahat ng meron kami ngayon, kaming dalawa. Isa rin sila sa... dalawa na? Sorry? Sa aming dalawa. Oh, sorry, okay. Yung meron kami na natatanggap namin galing sa itaas. Siyempre, lahat din yan sa tulong din nila. So, lahat ng ginagawa namin para sa sarili namin, para sa pamilya namin, para sa lahat ng tumatangkili at tumahanga sa amin. Nagmamahal. Andito tayo para sa isa't isa. Oh. As a singer. Okay, now we got this question naman coming from 8List Push to everyone. How do you think you've matured or grown as actors both individually and together with each new project that you do together? Interesado kay Cody dito. Para sa akin po. I think at first, again, this is my first project, but when I first came onto set, I was, marami akong naisip. I was thinking, what if I, you know, don't do so well, and it was making me so nervous when I came onto the set. And siguro I've matured because I don't try to think about that anymore. I'm just focused on what I'm doing. I'm focused on my lines. I'm focused how I'm gonna portray this character. So this project really helped a lot. Si Direk naman din, she really helped me so much. Minsan she'd bring me to the side and just give me talks, and it would make me feel more comfortable. And as a couple, as as a pair. This is the magic of IGE and ABS-CBN. As a pair. Kobe, gusto mo ito? As a pair. Hinga ka muna, Kobe. Hinga ka muna. Namumula silang dalawa? As a pair. Grabe yung tenga ni Kobe. Tingnan niyo, pula-pula. Parang pinutik ka ng limang buong tao. Wala yun na lang damit ko. Okay, let's go back. As a pair. As a pair, Kuya Robby. I think, we've matured together because, yeah, this is our first project. We've matured together. And, yeah, like I said before, I learned so much from Andy because I know that she's had more experience than me. Minsan, when we have free time, we just practice with each other. What else? And she would really help me when it comes to, you know, delivering my lines and everything. She'd tell me, oh, this is what I think you should do. And like, she would help it. I'd like ask her, what do you think? And how to execute the scene properly. And yeah, I think this project made us become even more comfortable with each other. Definitely. Hopefully, and I know actually,
this would open more projects for you. Sana po. All right. Hope. Yep. Andy, as a pair. Well, individually, I guess I've grown through this project in a way that I was able to portray a different character. And along with other artists I've worked with in this in Saying Goodbye, I also learned a lot from them, and that adds up to the growth I received in this industry, in my career. And as a pair, since it's our first, this is our first love team project. As a pair, at first, I didn't know how to really like, paano ba namin pwedeng pakiligin yung mga tao sa acting na yun. And iba kasi yung dynamics eh, di ba? Sa loob ng bahay ni Kuya, it's just there, authentic yes. talaga ng mga nangyayari. Pero dito, authentic acting with lines, with blockings, this and that. And that's one thing I learned, how to be able to execute that, to show that kilig through acting. And it was fun. It was really fun because it felt natural lang. It felt like Kobe and Andy lang. And we really enjoyed. Kasi nakita ko rin, syempre may natutunan din ako kay Kobe, yung pag-e-enjoy lang. Pag-e-enjoy ng experience na yun. Well, I'm sure lahat kami, mararamdaman namin yung kilig na yan, that magic of kilig when we watch this series. To Seth first. Seth. Ako, ayun, individually. Kasi sa lahat ng project na napasukan ko, lagi ako nagtatanong pagtapos. Lagi ako nagtatanong na ano ho ba yung mali ko sa mga senior actors na nakasama ko? Ano ho ba yung mali ko? Which is good. Para next na magsama tayo, sa sarili ko na lang. Pero ang sinasabi ko sa kanila, tita, ano po bang mali ko? Ano po bang mali? Ano po ba yung kulang sa akin na pwede ko pang dagdagan, na pwede ko pang bigyan doon ng pansin? So, dito, nagagamit ko siya. Kagaya ng script. Hindi kasi dati hirap po talaga ako mag-memorize ng script. Hirap po ako. Pero ayun, nakaka-approach sa sarili ko na babasahin ko yung buong script, and then pag alam ko na po yung takbo ng kwento, tapos ginanong ko yung script, na ano ko po agad yung lines. So for short, pag nabasa mo, memorize mo na, pa-humble tip. Yun. Ang tawag dyan ay furpek. Perfect para sa'yo. Perfect. Okay. So yun, proud ako sa sarili ko. At sa aming dalawa naman, nag-mature din kami yung dalawa. Yeah. For sure. Sobrang nag-mature kami as in, di ba? Okay. How about you? For me, I think what helped me grow as an actress is sa bawat character na ipoportray ko, meron akong natututunan sa mismong character na yun. Kasi kapag meron akong role, sinasa puso ko talaga, kinikilala ko siya, inaalam ko bakit niya kaya nasabi mga bagay na to. Bawat line ko, binibigyan ko ng context. So, parang ang dami ko nakikilala na tao. And di ba sa bawat tao naman na dadaan sa buhay natin, meron tayong natututunan. Tama. So, sa bawat role ko kay Marga, kahit kontrabida siya, madami ako natutunan sa kanya, natutunan ko sa kanya na totoo ang karma. Kaya huwag kang magiging masama sa kapwa mo kung ayaw mo maging masama sila sa'yo. Kay Mira, natutunan ko sa kanya na dapat huwag kang mangamba. Yun na natutunan ko kay Mira, na lagi lang siya maniwala kay bro at lakasan niya lang pananampalataya niya. Kay Elise, natutunan ko na dapat talaga sinusulit mo ang oras mo with your loved ones at huwag ka masyado maging torpe. Umamin ka na kung... Si Elise, natutunan ko lang naman para... Nagpaparinig ka future ba? In future purposes lang naman. Ah, okay. Karobi naman eh! Kala ko, okay. Paparinig siya eh. So, as a pair, nag-mature kami ni Seth kasi syempre, feeling ko malaking epekto yung new protocols, itong pandemic, kasi nagkatrabaho kami noon kadenang ginto, di naman ganito yung pagtatrabaho natin eh. Very different, walang lock-in tapings. Si Ali, lagi siya may kasama sa protocols, bilang lang ang taong pwede mong isama, tapos hindi kami nakaka-uwi. So, parang
bigla kaming tumanda kasi eh bayan para kami na may sarili kami apartment. So umaasa lang kami sa isa't isa ngayong new normal natin. Mas kailangan namin alagaan ang isa't isa kasi syempre pinagkakatiwalaan ako ng pamilya ko kay Seth. Pinagkakatiwalaan din ng pamilya ni Seth si Seth sa akin. So mas caring kami sa isa't isa ngayon. So I think ganun kami nag-mature, hindi lang talaga trabaho, talagang inaalagaan namin ng isa't isa. Ang daming mga lessons, ang daming mga stories ang narinig po natin individually as a pair and as a couple. And I would love to thank everyone, all the cast members of this great series, Saying Goodbye. But before we let you go, actually, we got something for our beautiful ladies right here. These are for you, Andrea. And these are for you, Andy. Thank you, po. Beautiful flowers for our beautiful guests. And later on, actually, we'll be having the cast. I'll come back right here on the